Hello again guys and welcome back po sa ating channel. Ayan, so kahapon guys, ang shinare ko po sa inyo is kung sino-sino nga ba yung pwedeng or yung kalimitang nag-a-undergo ng peritoneal dialysis. So mabilis ang recap lang po tayo. So yun yung mga bata or yung may mga sakit sa puso or kahit sino na wala po siyang past operation sa chan. Kasi nga po, ayun, kapag may past operation, merong scar dun po sa peritoneal membrane. Ayun, so hindi sila pwedeng mag-undergo ng peritoneal. Ayun, so hapon po guys, is may nag-comment din sa ating video. Natuwa po siya and nag-suggest po siya, nagbigay siya ng idea kung ano ang pwede pa nating talakayin. Make a shoutout po kay Mama Phil Am Little Kitchen at sa kanya pong ibinigay na idea ay pwede po natin daw kung pwede tayong mag-share kung paano pa natilihin na ang isang healthy kidney. Ayun, so ngayon guys, yun ang topic natin kung paano pa natilihin ang isang healthy kidney. At huwag na natin itong patagalin. Let's start! Guys, na paraan para panatilihing healthy ang ating kidney. Syempre, kailangan nating maging active and fit. Pag sinabing active and fit, kailangan mag-exercise. From the word fit, ayan. So, paano ba tayo magiging fit? Kailangan natin mag-exercise at kailangan natin yung panatilihin. So, kapag sinabing mag-exercise naman, hindi mo naman kailangan tumakbo ng napakalayo at halimbawa, dancing, or walking, kahit jogging, ayan, kahit ano, it's a form of exercise pa rin. At medyo tagal-tagalan naman natin para matawag nating exercise. Hindi yung naglakad ka lang ng limang hakbang, exercise na. So, kailangan kapag nag-exercise is mapawisan po tayo. Kasi kapag napapawisan tayo, dun natutulungan po natin sa kidney. Bakit? Kasi po naglalabas po tayo ng pawis. At yung pawis na yon is ano po yun, excess water or dumi sa ating katawan. So, ganun paraan, natutulungan natin yung kidney na maglabas talaga ng mga sobrang tubig sa ating katawan. Yung alat, ayan, kasi yung ating pawis, maalat yan, di ba? So, kasi ang kidney, nagsasala din yan ng alat or yun nga tubig. Sa halip na dadaan pa siya sa kidney, so nailabas na natin siya sa form ng pawis, ayan. So, ayun po, magandang paraan po yun para maging healthy, stay healthy ang ating kidney. So, next naman natin guys, sa blood sugar level po guys, kailangan po nating i-maintain ang ating blood sugar levels sa normal. Kasi po, kapag ka po tumataas yung ating blood sugar levels, so, kailangan po dapat nagagamit po ng ating cells sa ating katawan ang mga sugar sa ating blood. So, kapag hindi po nagagamit yun, ang ating pong kidney ay napupuwersa na magtrabaho ng doble para lamang po ma-filter yung mga sobrang asukal sa ating katawan. Sa gayon po, na-overwork po ang ating kidney at katagalan po ay nasisira. Kaya po dapat ang ating pong sugar ay normal lamang yung mga sugar sa dugo. Kasi nga po, ayun po, pag hindi siya nagagamit, kailangan siyang ilabas ng ating katawan at kailangan magtrabaho ng doble ng ating kidney. Ayun, masisira po ang ating kidney. So, ayun po, sana naintindihan niyo yung explanation ko. Sa mga susunod na araw po guys, tatalakayin natin kung ano nga ba yung mga pagkain na dapat nating i-take at dapat nating i-less, okay? Ang isa pa po guys na way para mapanatiling healthy ang ating kidney, syempre, ang blood pressure. Kung may blood sugar, may blood pressure. So, ano pa yung blood pressure? Yun po yung BP. Yung kung nagpupunta po kayo sa doktor, ang una po talagang ginagawa is kukunan po kayo ng BP. Ayun po yung may nilalagay po dito. Ayan. And titingnan ang inyong blood pressure. So, kapag po kasi mataas ang blood pressure po natin palagi, is masama po talaga para sa ating kidney. Kapag po ang inyong blood pressure ay 140-90 at mas mataas pa po doon,
So, meron na po kayong hypertension at pag po palaging ganun, kailangan nyo na pong magpatingin sa doktor para po malaman natin kung ano pa yung pinanggagalingan nun at maagapan at hindi na maapektuhan pa ang ating kidney. Ang isa pa po guys na way para mapanatiling healthy ang ating kidney ay sa timbang at sa mga kinakain natin. Dapat po magkaroon tayo ng healthy diet at i-monitor ang ating timbang. Kasi po sa mga obese pong tao, mas high risk po silang magkaroon ng ibang conditions katulad ng heart disease, kidney disease, ayan, at kung ano-ano pa. So maganda guys is ma-monitor natin ang ating weight. Ayan. And ang diet po, healthy diet, makakatulong po yun ang malaki para makontrol natin ang ating timbang. Isa pa po guys na makakatulong para mapanatiling healthy ang ating kidney, syempre ay sa tubig. Drink plenty of water. Kasi guys, ang tubig is napaka-natural at napakaganda niyan para sa ating kidney. Tinutulungan niya pong ma-wash out ang lahat ng toxins, sodium sa ating katawan. Kaya po napakaganda na maraming tubig po lagi ang ating iniinom. At least po, i-aim po natin na makainom po tayo ng at least 1.5 liters to 2 liters of water every day. Pero kung kayo naman po ay buntis or may ibang karamdaman or may kidney disease na, kailangan din po natin yung i-consider pati sa exercise, sa diet. Ayan, so kung nagpaplano po kayo na talagang strict water, kung anong sukat or limit ang dapat po sa inyo, maganda po magtanong po tayo sa doktor. Isa pa pong makakatulong para mapanatiling healthy po ang ating kidney ay huwag po tayong mag-smoke or manigarilyo. Bakit po? Kasi ang smoking is nakakasira po ng mga blood vessel or yun pong mga ugat sa ating katawan. So kapag nasisira yung ating ugat, bumabagal po yung daloy ng dugo sa ating katawan. At sa ganun, naaapektuhan ang ating kidney at masisira po talaga. Kaya maganda po ay tigilan na po natin ang pag-smoke at lalo na yung mga second-hand smoke. Masama rin po, mas masama po yung second-hand smoke kung tutuusin. Iwasan po natin yan. At sa mga nag-smoke naman dyan, ay iwasan din po natin yan lalo kasi mas masama po ang second-hand smoke dun sa mga nakakalanghap ng inyong nililikhang usok. Ang isa pa pong paraan para mapanatiling healthy ang ating kidney, syempre sa mga over-the-counter pills po or yung mga pain relievers, ayan, katulad po ng sinabi ko kahapon, limitahan po natin yan, bawasan natin yan. Kung meron po kayong pain na kinokontrol, maganda po magtanong po tayo sa doktor, mag-request po tayo ng mga pain relievers na hindi nakakasira ng kidney. Kasi po yung mga sarili mo pong decision ng mga over-the-counter na pain relievers, meron po yan kasi mga chemicals na kapag inaaraw-araw ninyo is masama para sa kidney. So, katulad po niya mga ibuprofen. Kasi po yan, kung magsa-search po kayo, yun po talaga yung mga karaniwan na sinasabi ng mga doktor na masama para sa kidney kasi po matatapang po ang chemicals ng mga yan. So, kung kayo po ay nag-control talaga ng pain, itanong nyo po sa doktor yung mga kidney safe na pain relievers at kung hanggat maaari ay i-treat yung mismong pinanggagalingan ng pain para po hindi nyo na kailangan mag-take ng pain relievers. Yun pong mga nagtitake ng pain relievers over the counter na madalang lang po, okay lang po yan, basta dadamihan lang po yung water, sabayan nyo po ng maraming water para po madali po siyang ma-wash out ng katawan kapag hindi na kailangan. And last po, ayan, sa mga high risk po, yung mga sinabi ko po nung mga nakaraan kong vlog, sa mga high risk po, yung ang ibig ko po sabihin, yung mga tao na high risk na magkaroon ng kidney disease, tinalakay ko po yan ng last vlog ko,
yung may mga ibang karamdaman or yung mga nagpipisyo or yung mga tinalakay ko nga po noong nakaraan, kailangan nyo pong magpa-test ng kidney. Ayan, have your kidneys test if you are at high risk. Kasi po, hindi po natin masasabi kung kayo po ay nagkakaroon or nagsisimula na yung kidney disease. Maganda po yan na maagapan para po hindi na po pumalya ng tuluyan ang inyong kidney. Maganda nga po, prevention is better than cure. Diba po? Ayun po yung sabi nila. At saka po lalo na kung pinaghihinalaan mo po ang sarili mo na meron kang kidney disease, yung mga symptoms noon, so kailangan mo po talaga magpa-test para lang po maging sure. At kung meron man, maganda po yan na maagapan, madali pa po siyang matrain. At hoping na hindi po siya mag-end sa dialysis or kidney transplant kasi lahat naman po is may cure, di ba po? So ayun guys, ayun lamang po yung masishare ko sa inyo today. And mega shoutout po muli kay Ma'am Phil Little Kitchen. Salamat po sa pag-request ng ideyang ito, ng topic na ito. Thank you so much. And guys, sa mga nandyan po, kung meron po kayong nais talakayin, mag-comment lang po kayo sa baba. And kung nagustuhan niyo po ang video ito, huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe to my channel and hit the notification bell para updated ka po sa aking mga videos. Again po, this is Epoy. Maraming salamat. And guys, nga po pala, guys, gusto ko lang po mag-thank you pala po again kay Ma'am Celia, kay Ma'am Ayorn, and kay Sir Bernard, and kay Ma'am Mia Vlogs sa pinadala niya pong blessing sa akin. Thank you po sa inyong lahat. And shoutout po sa Katotohanan Warriors. Thank you so much po. And shoutout din po kay Sir Joey. Thank you po. And nakuha na po namin kahapon. Ang inay ko po yung kumuha. So, yung po kay Ma'am Mia Vlogs is hindi po namin nakuha kasi po sa Gcash po yon. And yung po Gcash is nakapangalan sa akin. Kaya po hindi makuha ng mother ko. Ayan, so dun muna po yon. And kapag kailangan ko po, saka ko po yun kukunin. So, ito pong nakuha namin is galing po kay Ma'am, ito po, kay Ma'am Celia, ito, tapos po kay Ma'am, kay Sir Bernard, ito pong isa, tapos po, itong Cebuana ay kay Ma'am Iron. Thank you po ha, sa inyong lahat talaga. At hindi ko na po ipakita yung kung magkano. Ayan, basta maraming salamat po sa inyong apat, sa binigay niyo pong blessing. At makasisiguro po kayo na ito po ay itatabi ko at pambibili ko po ng aking medications, ng aking medical needs. Kasi nga po, paubos na rin yung aking panturok injection. So, ayun, yun, ibibili ko yun nun. Tapos ay mga aking pandressing, yung panlinis po ng aking catheter. Ayan, sa mga, tapos yung mga maintenance ko, syempre po. Ayan, maraming salamat po. And God bless you more po. And shoutout din po sa aking mga members and sa mga nagbibigay ng blessing through super chats. Thank you so much po. Really appreciate po. Kasi po nakakatulong din po talaga yon sa aking medical needs. Thank you so much po again. At huwag po sana kayong magsasawa na panoorin po ang aking vlogs. Malaking tulong po yon para sa akin. Maraming salamat. And guys, maraming salamat po sa mga nanood at manonood ng video pong ito. See you guys at my next vlog. Maraming salamat. Bye!